So ayan, panibagong araw, panibagong vlog na naman. Ang ituturo ko po sa inyo ay paano po puksain ang rice black bag. Ano po ba ang rice black bag? Or sa Tagalog po, ito po ay tinatawag na itim na atangya. Sasagutin po natin yan. Magandang araw na naman mga kasaka. Ito po ang inyong agriculturist, sumasaludo sa magsasakang Pilipino para sa Pilipino. Sana po ay napanood nyo yung aking huling video. Ang title po noon ay yung ano ba ang dapat unahin, yung mag-apply ng herbicide or mag-abono muna tayo. Sana po ay nasagot yung inyong pong mga katanungan. Ano po ba ang rice black bag? Bigyan ko po kayo ng short story. Ang rice black bag po, yung itim na atangya, ay una pong nakita dyan po sa Palawan noong taong 1979. At noong 1982 po ay nasa 4,500 hectares po yung na-damage ng rice black bag dyan sa Palawan. Dito po sa atin sa Pilipinas ay meron pong dalawang klase ng rice bag. Isa po dyan ay yung mahaba ang katawan at yung isa naman ay medyo pabilog. Yung mahaba po yung katawan is mas kilala po yun sa stinky bag kasi po kapag siya po ay ating pinirat at inamoy, mabaho po siya. Yun naman pong rice black bag or sa Tagalog naman po ay itim na atangya. Ang kulay niya po is dark brown. Tapos meron po siyang mga tuldok-tuldok na kulay dilaw. Ang pag-aaralan po natin ay yung itim na atangya or rice black bag. Meron pong tatlong damages na idinudulot ang rice black bag. Ano-ano po ba ito? Una po dyan is yung dead heart. Ito po yung picture ng dead heart. Ang dead heart po ay ito yung kondisyon ng halaman na kung saan po ay nadadamage yung kanyang tillers at yung dahon po niya ay nagiging kulay brown. Tapos ito po ay namamatay na. Makikita nyo naman po sa picture. Kung kayo po ay nakita nito sa inyong palayan, ito po ay maaaring damage ng rice black bag. Pwede rin po kasi itong damage ng stem borer. Kaya mas maganda po, pag bumisita tayo sa palayan, tingnan po natin kung mayroong presence ng stem borer or rice bag. Pangalawa pong damage na dinudulot ng rice black bag ay yung panicle with empty grains. So literal po na kapag atin pong inani, yung atin pong palay, yung butil po nito ay walang laman, kumbaga ipa. Kaya kung hindi natin maagapan ang rice black bag, masasayang yung ating pinagpaguran dahil unang-una niyan is mababa or magaan yung timbang. Nagdudulot din po ito nung bag barn. Kumbaga po, meron ang hopper barn, meron din po ang bag barn. Halos magkaparehas lang po ito. Yung kanyang dahon ay nagiging kulay yellow hanggang maging brown at hanggang sa mamatay na at mawawala na siya ng silbi, hindi na siya makakapag-uhay. Kung ayaw po nating gumamit ng mga chemical na pamatay insekto, ay pwede po nating gawing practice yung sanitation. Lagi po nating linisan yung ating palayan, laging walang damo, especially po yung atin pong mga pilapil dahil pwede pong terhan niya ng rice black bag. At isa rin po ay pwede po nating gawin yung flooding na tinatawag. Papasukan po natin ng tubig, siguro po mga 8 hanggang 10 sentimetro para hindi po makapangitlog yung rice black bag. At para po sa pinakamadaling solusyon, ito na po yung atin pong laging ginagamit ng atin pong mga kasaka, yung chemical control. So ngayon, bibigyan ko kayo ng 12 insecticide na pwede nyo pong gamitin para po makontrol ang rice black bag. Ito po yung mga picture, panoorin nyo po para po makita nyo yung kanilang mga pangalan at pwede nyo pong itanong sa malapit na agricultural supply kung available at pwede nyo po itong mabili. So ayan po mga kasaka, sana po ay nakatulong ang videong ito. Kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-hit niyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na videos. Kung meron po kayong mga katanungan, pwede pong mag-comment kayo sa comment section. Maraming salamat po sa panonood.